and welcome everyone to this show ulit natin ha, where we talk about yung mga biskarte stories ninyo, where we see mga biskarte stories ng ating mga successful business owners, entrepreneurs, and business leaders. This is In The Biz on the Plus Network channel. Hi guys, kamusta? Thank you so much for joining us. Welcome to the show. Andito si Christina Anetzerk. Welcome to In The Biz. We also have here si Chingay Ako. Also si Danry. Karil Del Puerto, welcome to the show. Where this is In The Biz. Danry, thank you for that. Carlito, hello. Welcome to the show. Guys, dito, as we always been doing already for the past, this is already the fifth episode. So more than a month na actually tayo. No? Every Tuesday, 8 p.m., this is where we really talk about yung mga biskarte stories ng ating mga successful business leaders and business owners. Para alam natin, no? Ano ba yung tamang biskarte para talagang mapalago natin yung mga business natin? So sa inyong mga gustong mag-business balang araw or baka nagsisimula na ng business, di ba? Ang tanong talaga natin, anong ba ang biskarte mo? Di ba? Ano yung iniisip mong biskarte? Ano yung gusto mo para naisip mo para mapalaki natin yung mga negosyo natin? And ano yung gusto mong mangyari para talagang ma-serve natin na maayos ang ating mga customers at mapalaki natin yung ating mga business, di ba? So again, andito tayo. Welcome again. Andito si Ann Good, si Jocelyn Nolor, and si Asian Cute _ Nell. Welcome to show here at In The Biz on the Plus Network channel. Thank you so much guys for joining us. Now guys, very exciting to kasi yung topic natin ngayon, no? If you remember, in the past few episodes, we've been really, we started with a lot of food, mga food businesses, di ba? We started on the first episode, nandun yung si Worth the Health Foods, yung mga plant-based food natin. Then on the second episode, we had Mr. Crispy, mga franchising naman ang tinitingnan natin. And then on the third episode, we had none other than yung Frankies, di ba? Napakasarap no, nakakagutom. And just last week, we talked about yung online, biskarting online selling. And today naman, ang ating topic is really more on biskarte, the milk tea mania. Alright, so yan, ang tanong, kayo ba guys, mahilig ba kayo sa milk tea katulad ko? Ano ba kayo, team coffee, team milk tea? Last week, we had a guest natin, si Hebrews Coffee, puro kape naman ang negosyo. Ngayon, milk tea naman, di ba? So sino dito ang mga mahilig sa milk tea? Why don't you send Carlito clap kung mahilig kayo sa milk tea? Kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Send a Carlito hug para sa kung mga mahilig mag milk tea, all right? Ay dito ayun si Dandy yo. Nagpadala napakaraming Carlito clap, napakahilig talaga niyan sa ating milk tea. So, ayun, welcome again to this episode. This is the fifth episode of In The Biz where we talk about yung mga biskarte stories natin at para na lang makita natin ano ba yung tamang biskarte para palakihin ang negosyo. So again, guys, just to quickly introduce myself, I'm Raf Layosa, founder and CEO of Retailgate Technologies, and nandito ako your host for In The Biz on Plus Network. So guys, very exciting tong episode na to because ang ating guest, hindi lang siya negosyante, but she's actually all around, no? Baka narinig yun na siya. Definitely, I'm sure narinig yun na siya on the radio kung papunta kayong office or school or pa-uwi, di ba? In your daily commute, naririnig natin siya, nakikita din natin siya sa TV, di ba? Because she is a radio DJ, TV and event host, and of course, she is an entrepreneur. So maririnig natin, ano ba yung biskarte niya? Paano niya nababalanse lahat yon? Ang dami, so many hats that she's wearing, di ba? From being a DJ and a host, to also running her own business. So, without further ado, kilalanin na natin siya. She is a radio DJ on MOR 101.9, also TV and event host and entrepreneur. Please welcome Miss Eva Ronda. Hi, Eva! Hi! Isang volume na gabi, Raf! At syempre sa lahat po ng mga nanonood sa atin ng pangmalakasan na, no? At syempre, hello mga kumuzen, mga nasa baba dyan. Yes! Go, go, yes. Go! It's a wonderful evening! What's yeah. up? Kumusta po? Kamusta, Eva? How's it been? I mean, ibang klase yung energy mo. Kailangan ko talaga pantayon to ngayon. Nakaka-challenge. Pero yun, Eva, actually, ang galing, no? Nakita namin talaga, you're already that. You're doing your career in being a radio DJ, also hosting TV shows and events. Tapos may business ka pa. Paano mo napabalanse yun?
Kasi po, sir tuloy. Kasi po, ano pa sir ako kasi nakakahiya, parang very formal naman yung datingan ni Yarraf ngayon, ano? Talaga naman, dapat pala nag-gown ako para prom na prom tayo. Ay, oo, let's ano natin, ayan, okay. Simple lang muna tayo. Wag na, mas gusto ko yung ganyan. Para kasi syempre yung mga kumusens natin, I'm sure talaga ng mga naghahanap yan ng mga kadate din. Alam mo naman, balita ko single si Rafa, no? Ayan. Nako, it's time na makipag-date ka na sa Evolution Tea House. Ayun, malalaman natin saan nga ba yan para matama natin ang ating mga community. Saan ba yung ano para maganda mag-date? Maganda mga nagda-date talaga sa mga ano, 'di ba, sa branch. Sa mga multi places, 'di ba? Kasi ang sarap talaga ng experience na 'yon. Pero 'yun, Eva, no? Ano nga ba meron kasi sa multi na nakita mo para talagang bakit sobrang patok na patok siya? I mean, pumutok yung trend ng multi a few years ago, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Ano nga ba meron sa multi? Ayun po, kasi po, Ralph, ang pagkakaalam ko lang po, talagang bet na bet ko po ang milk tea kapag tinitikman ko po talaga siya, para po talaga siyang, alam mo yung nakakatanggal ng stress, ng anxiety, di ba po nagkaroon po ng pandemic ngayon? So parang yun po yung naging comfort food ko, yung milk tea. So nung medyo tumagal-tagal po, naisip ko po, bakit kaya hindi ko to gawing business? Kasi ay syempre hindi na po tayo masyadong pwedeng lumabas, more on delivery lang. So para naisip ko, para nasa sarili kong place na lang din ako, why not chocolate milk tea na lang, since naman yun ang nagpapasaya sa akin ng pangmalakasan. May sarili ka ng milk tea shop, kumikita ka pa ng very very nice, tapos nagiging happiness overload ka pa, diba? Oh, grabe. Very, very nice talaga nga yan, Eva. So, ano ba yung epekto sa'yo mismo ng milk tea? At bakit yan ang na-inspire ka na parang itong napili mo talagang negosyo na punteryahin para sa market? Ayun po. Ang meron po talaga sa milk tea, parang pag naiinom ko po siya, para pong nawawala yung mga stress ko sa life. Alam niyo po yung parang nakaka-happy, di ba po? Kapag po sad ka, may kanya-kanya po tayo nagpapasaya sa atin. So for me po, it's milk tea. So gusto ko po na yung mga milk tea lovers din out there na baka same experience din po sa akin. Kaya po, yun po yung naisip ko, para maging happy overload din po ang na-feel nila pag natikman nila yung Evolicious Tea House, sir. Talaga, sobrang exciting matikman yan, yung Evolicious Milk Tea. Sabi nga dito ni Danry, agree ako sa'yo. Pati sabi ni Gets, bonggalaryo. Yes, naman, sobrang, ano, tama yun. I think there's no other word to describe it. Sobrang bonggalaryo mga talaga. And kayo guys, sa ating community, ano ba ibig sabihin sa inyo ng milk tea? I mean, ano yung experience ninyo? Kayo din ba napapaligaya ng mga milk tea natin dyan? Natikman nyo na ba yung Evolicious Milk Tea? Saan nga ba, anong pala itong, ano, ang Evolicious Milk Tea, Eva? Located po siya sa 622A Quinto Street, Sampaloc, Manila po, near Espanya Boulevard. Near Espanya. Oo, naman, napakadaling tandaan yan, na, lalo na sa, para sa ating mga kaibigang Tomasian, di ba? Ang napakalapit lang nun. Oo, so, yung pagka tinignan natin Evolicious, what comes to mind? Ano yung tagline natin sa Evolicious? Ano yung pinaka natatandaan ng ating customers? Evolicious Tea House, your daily dose of happiness! Ganon, rap! Yo! Ang galing, tama! Sobrang sarap naman nun kung makakapag-everyday nga naman na milk tea, ano? Talagang, ano ka ba naman hindi sasaya, di ba, guys? Sabi dito, oy, nandito si I Am Ram Christian. Hi, ma'am, si Eva. Tapos sabi niya, oh, sobrang sarap niyang Evolicious Tea House. Oo, agree ba kayo guys? Send kayo ng mga halo-halo dyan or kalitoklap. Kung talagang agree kayo, masarap nga ba talaga Evolicious Milk Tea? Dapat matikman natin yan, di ba? Oh, thanks, Mom Shiram! Ayun, Mom Shiram. At nanonood din po sa atin ang buong Fitness Gourmet PH. Hello! Wow, welcome guys! Thank you for joining us. Oh. So, and actually, maganda dito kung gusto namin talaga malaman, Eva, para sa'yo, ano yung ginawa mong bizkarte nung nagsimula ka nitong Evolicious Milk Tea? At paano mo napapalago yan? And considering, ang dami-dami dyan sa labas na ang dami-dami ng mga nagkalat sa bawat kanto, halos meron ng mga milk tea place. Paano mo
ano na napapalaki itong Evolutious Milk Tea. Paano mo nagagawa na it stands out kahit na ang dami ng kalaban diyan? Siguro po, based on my experience, Raf, at syempre sa lahat ng mga nanonood sa atin, dapat po, kaka-eva po ang taste ng inyong milk tea, di ba? Yung walang katulad, meron po, may signature taste po ng Bonggelarium, di ba? Kasi kung kagaya lang din po ng ibang milk tea yun, edi hindi po nila hahanap-hanapin, doon po nila bibilin yun sa ibang mga branches, ganyan, or sa ibang mga, ano, mga milk tea shop. Kaya kailangan may certain taste na wala, na sa Evolutious lang mahanap ng pangmalakasan. Ganon! Wow! Pangmalakasan talaga. Evolutious lang ang sakala. So, ano, ang tanong dyan, do, Eva, para ano yung merong kakaiba dyan? Ano yung kakaiba sa Evolutious Milk Tea? Paano mo madedescribe yon para sa ating mga viewers, sa ating mga community ngayon? Anong kakaiba sa Evolutious Milk Tea? Para matakam naman din kami, tingnan natin, matikman natin agad yan. Sige po. Kasi po, ang kakaiba po dito, when it comes to our flavors po, eto po ang menu. Charay. Naglabas na menu. So, ano po, iba-iba po ang menu po namin, ano, marami pong flavors na pagpipilian, ganyan po. Tapos po, syempre po, hindi po, gumawa po ko ng sarili ko pong recipe. Ayan, na talaga na, may, na, ano po po, para po nag-base po ako sa mga travels ko po, kasi mahilig rin po akong mag-travel-travel. So, nakuha ko po yung mga ibang recipe sa mga natikman ko po sa iba't ibang bansa, kagaya nun sa Korea. Kaya po nagkaroon po ko ng Korean strawberry blast, Korean mango blast, mga ganon. Tapos yung iba naman po, yung mga natikman ko po sa Japan, sa mga iba't ibang places po na napuntahan ko po. Yun po. Wow, so ang ganda nun, ano, yung nagpasok ka ng mga iba pang mga experience, iba pang mga flavors. So ano ba 'yun? Para bang pag uminom ba kami ng Evolutious Milk Tea para kami napunta din doon sa Japan, sa Korea? Tama, paano po 'yun? Ano experience ng mga customers mo? Oh, po ganyan po talaga. Yung parang syempre ngayong pandemic, hindi naman po tayo makakapunta sa Korea or sa mga Japan. So, ngayon po mag-istiis na lang po muna tayo sa mga nami-miss natin, 'di ba, ng mga cravings natin when it comes to different countries. Kaya naisip ko po, kapag po tinikman niyo po yung Korean strawberry blast or yung Korean mango blast or Korean blueberry blast, mapunta po kayo sa Korea, ganyan po. Tapos pag tinikman niyo po yung Okinawa, mapunta po kayo sa Japan, ganyan. Wow. Diba? Sabi nga ni Pedesia, kakaiba talaga. Nakakamiss nga naman talaga makatikim tuloy ng milk tea. Natatakam na yata to si Pedestrian, 'di ba? Napakaganda na, 'di ba, guys? Isipin niyo 'yun. Matakin niyo 'yun, parang isang sip lang ng milk tea, ng Evolutious Milk Tea, para na kayo nag-travel, hindi na kayo bibili ng flight ticket na, hindi pa kayo ma-expose sa COVID, and para na kayo napunta pa sa ibang bansa. Diba? So, ano naging inspiration mo doon, Eva? Ba't mo naisip yun na, ano, sabi mo nga, mahilig ka din mag-travel, and then, unfortunately, na-lockdown tayong lahat. Kailan mo sinimulan yung mga bagong mga flavors na yun mula nung sinimulan mo tong Evolutious Milk Tea? Kasi po, actually po, sir talaga. Actually po, Raf, sanay po kasi ako nagsisir and ma'am. Ano po? Ayaw po. Matagal ko na po talagang, matagal ko na po talagang gustong-gusto talaga na magkaroon ng own milk tea shop ko po. Since hindi pa po nagpa-pandemic, since yung mga nakaraan pa po, kaya nga lang po, medyo po busy po tayo sa ating work before, di ba po? And then, kaya po nung nag-pandemic, since naka-stay at home lang ng very, very nice, yun po naisip ko, that's the perfect timing na simulan na po, di ba? Gumalaw-galaw na rin ng very, very nice. So, ang naging inspiration ko lang din po is yung dream ko mismo po na maitayo na po yun ng pangmalakasan. Kasi kung hindi ko po umpisahan ngayon, kailan pa po, di ba? Sir. Napakagaling naman talaga nun, grabe. Pero gusto ko sabi yung sinabi mo, tama ba? Sa kalagitnaan ng pandemic, dun mo pa sinimulan talaga buksan itong Evolutious?
I mean, ang lakas naman, ang lakas ng loob mo. I mean, karamihan ng mga negosyo ng panahon na yan, noong 2020, ang daming nagsarahan. Pero isa ka pala doon sa mga nagsimula. Diba? Ano yung tumulak sa'yo para talagang ay, sa kalagitnaan ng pandemya? Nag-ECQ tayo, ang daming nawala ng trabaho, pero ikaw binuksan mo pa, ng bagong pwesto. Ano nagtulak sa'yo noon? Paano saan mo nakuha yung ganung kalakas na loob para magsimula sa gitna ng pandemya? Actually po kasi, ang inisip ko po dito sa pagtatayo ng ating milk tea shop na Evalicious, hindi ko po agad inisip yung para makuha ko po agad yung mabawi po agad yung profit, ganyan po. Ang gusto ko lang po talaga is maumpisahan ko po siya at matupad ko po yung gusto ko na magkaroon ng own milk tea shop ko po. Tapos, bonus po. Thank you po. Bonus na lang po kapag po may mga sumuporta po. Bonus na lang po yung marami pong nag-susuport sa'yo, di ba? Yung may mga bumibili. Gusto ko lang po talaga makita at ma-experience ko ano kaya ang feeling na ma-push ko siya ng very, very nice. So, yun po. Ang galing nun. I mean, talaga tama yun eh. Basta lang simulan lang natin and then susunod naman talaga yung kikita tayo, di ba? Diba? Correct. Ano yung sino yung nag-inspire sa'yo? Sariling, ano ba yan? Sariling sikap na pinahugutan mo yung inspiration na yon? Or meron din mga sumuporta sa'yo sa simula? Na yun ang laging pinakamahirap eh. Yung magsimula. Diba? Paano mo na-over? Ang dami natatakot, diba? Naramdaman mo ba yon, Eva, nung nagsimula ka? Natakot ka rin ba? Or talagang go-go-go lang agad? Ako po kasi, nung sinimulan ko po siya, ginugugo ko po kasi talaga. Tapos natakot na lang po ako siguro sa bandang huli na. Tsara, joke lang. Hindi po. I mean po, kasi po yung mga sumusuport sa akin yung family ko po. Kasi bago po ako nag-start, nagpa-taste test po ako. So, pre-practice ko po, ganyan-ganyan. Tapos, pinatikim-tikim po sa kanila, ganyan-ganyan. So, nagustuhan naman nila, inisip ko po, sir, na i-push ko na po ito. Kasi, ibig sabihin, di naman po magsisingalungaling po kasi yung family ko po sa akin, tsaka po yung mga other supporters. So, ibig sabihin po, kung magustuhan po nila ito, mag-grow po siya. Kaya po, sila po ang inspiration ko din. Yung mga sumusuporta at yung family and relatives ko po na naniniwala po ng bonggam-bongga. At yung jowa ko na din po, isama niya na rin po. Naks, yun talaga eh. Yun, iba talaga pag may ganung inspirasyon at ano, diba, suporta para mula sa mga minamahal natin, diba? Pero yun, sa simula na yun, nung sinimulan mo yun sa kalagitnaan ng pandemic, ano yung mga na-encounter mo, na hinarap mong mga challenges, and then paano mo nalagpasan yung mga yun? Ang mga hinarap ko po ng mga challenges siguro is yung mga bigla pong magla-lockdown. Ay, anyway, parang, tama, lockdown nga po, ganyan. Or bigla pong, ang tawag dito, yung may mga curfews and everything, ganyan. Tapos, another challenge din po is, kailangan po talaga is, tawag dito, may social distancing dun sa physical store mo, di ba? Imbis na yung parang dati na ano, yung normal pa yung life natin before pandemic na pwedeng dikit-dikit or kahit sino yung pumasok dun sa store, di ba? Since nung nagkaroon ng pandemic, kailangan, ano lang, may certain number lang nang pwedeng pumasok. Tapos yung iba, magsistay muna sa labas for a while. Pag hindi pa tapos, kasi syempre pangit naman po kung dikit-dikit kasi, di ba, social distancing po ngayon, sir. Oo. Pero struggle talaga yun, ano, na parang, ano, maghihintay patuloy mga customers natin sa labas. Kahit ang init-init, di ba? Pero paano mo nasusuklian yun, ganun, na pinipilahan pa rin? At kahit na ano tinitiis lang, hinihintay talaga nila no para hanggang sa makapasok at makatikman nila yung kakaiba nating Evalicious milk tea. So paano mo na bibigyan sila ng kakaibang experience ng milk tea natin? Ako naman po kasi po as much as possible gusto ko po maging hands-on sir Raffin kumusen sa Evalicious Tea House. So habang pong nasa labas sila or medyo naiinip-inip, chinichika-chika ko na rin po, parang nag-DJ-DJ na din po ako, ganun po,
para po, alam niyo po yun, may maibsan naman po yung ano nila, maibsan po ang kanilang, ang tawag dito, yung kanilang kainipan kung medyo natatagalan po sila sa kanilang paghihintay sa labas and everything. At least, di ba po, nakikita na nagkakaroon po rin kayo ng personal connection sa isa't isa with your clients and customers. Napakagaling. Uy, I am a Ram Christian. Salamat dun sa lechon. Napakasarap naman yan. Pati si Dandy. Kanina pa tayo pinauulanan ng halo-halo. Thank you po. Uy, meron tayong song request galing kay Gets. Baka naman, gusto mo mag konting sample naman dyan, Eva, o. Oh. So, may nagsosong request. Nakakamalik, sir, ha? Okay lang, ang init-init, di ba? Ngayon, ang napaka-init ng panahon ngayon, lalong kailangan natin ng milk tea. At doon ko masasabi talaga, milk tea is essential. Kayo ba guys, agree ba kayo? Milk tea is essential. Di ba? Para sa kaligayahan at kakaibang experience, di ba? Mula sa Evalicious Milk Tea. Alright? Okay. Uy, salamat Fitness Gourmet PH. Ang dami nating mga gifts dito. May kilig, Carlito hug, tsaka wow, and mga Carlito hello. Maraming salamat. Alright. Thank you po. So let's... Sa mga ating sa ating community, kung gusto nyo na mag-sample naman to si Eva o baka naman magpadala tayo ng lechon. Mag-ano tayo para magpapaulanan tayo, biyayaan tayo na naghahanda na siya o para biyayaan tayo. Para sa kumuniversal na, tsari. Ay, yun. Oh, baka na, oy, meron pa, ihipis pa. Nakukulang pa. I-push pa natin, Eva. May nalang ipis. Konti na lang. Magiging Miss Kumuniverse na yan. Pero yun, ngayon, para sa ating community, alam nyo naman to, tradition na to sa In The Biz. So, gaya ng dati nating gawi, ay tayo may magpapagames tayo at ang ating game ngayon ay ating tinatawag na True Tea or Whiz Tea. Alright, so ito ang ating version ulit ng True or False. Ngayon, pagalingan tayo ng ating wits. Ngayon, pagalingan tayo ng ating kaalaman sa mga, sino ba dito yung mga milk tea addict dyan, mga milk tea, mga fanboys and fangirls ng milk tea at mga nakatikim na rin ng Evalicious Milk Tea, diba? So, tingnan natin, ang ating mga kasagutan ngayon ay true tea for true at whiz tea kung false. Sa tingin ninyo, sasabihin natin na mga ating mga trivia, trivia dito, no? So, again, yun ang ating mga sagot, true tea or whiz tea. At ngayon, dahil nandito si Eva, tayo bibiyayaan din yan ng mga vouchers ng Evalicious. So, abangan na lang natin yan para sa ating mga winners. Alright? So, tingnan natin, for our first true tea or whiz tea, ang ating trivia question ay, Eva started her milk tea shop with a capital of 8,888. Talaga? 8,888? Napakaswerte naman yata. Yun, di ba lucky number ang 8? Sa ibang mga ating mga neighboring Asian countries, swerte daw ang 8. O, tingnan natin mga sagot dito. Si Doge 5 Ever, sabi niya, True Tea. Danry says, Whiz Tea. Haruaki says, Whiz Tea. Pedestrian says, True. Alright. Ano pa mga tingin nyo, guys? True Tea, sabi ni I Am Ram Christian. Tama ba? So, tingnan natin, ikaw, Eva, ano nga ba? Tama ba? Naitayo mo ba to with just 8,888 na kapital? Sa totoo lang po, ang tamang sagot ay Whiz Tea! Whiz Tea! Alright, Whiz talaga. Okay, so kung Whiz Tea ito, ano ang tamang numero? Actually po, estimated lang naman po from 250 to 300 because pinagawa pa po namin yung placer. Tindi. I mean, kalagitnaan ng pandemya, 250 to 300. Wow, ang laki nun. Pero mga estimate lang naman po siya. Estimate lang. Kasi po, ano po eh, para pong tawag po dito, bukod po dun kasi meron pa po tayong mga yung bukod sa mga equipments and everything, pa po natin interior yung mismong place, ganyan po, so medyo yun po yung talagang nagpagastos doon. Yung pagpapaganda ng place. Oo, kailangan talaga pagandahin, ano, kasi sabi mo kailangan kakaiba yung experience natin diyan, 'di ba?
Gaano ka importante para sa iyo 'yon, yung pagpapa-interior na 'yon? At ano yung naging ano noon? Paano niya naging kakaiba yung experience para sa ating customers? Ako po kasi sobrang dream ko na rin po talaga na magkaroon ng color pink po nga na ano na place kung saan ka po pwedeng mag relax, mag unwind, tapos bonus na lang po na nagkaroon po ng ano po milk tea shop ng Bear Bears. Gusto ko lang po kasi ng isang place po na pwede po akong tumambay din. Tapos ngayon po, pwede rin po na pumunta na rin yung mga tao, di ba? Yung mga customers ng pangmalakasan. Wow, talagang pangmalakasan yan. Sabi nga dito ni, ano, ni, I am Ram Christian. Iba talaga si Ma'am, si Eva, risk taker. Galing. Sabi din ni Danry, ang tindi ni Madam. Tapos si Get, sabi, sana all may 250K. Bariya lang yata yan kay Madam Eva, no? Kay Kaka Eva talaga. Actually po, ano po, ilang araw po kung hindi ko ma-enjoy. Charot. Ang malakasan na diet yun ah. Opo, hindi po kasi pag may gusto po talaga kayo, syempre, para maumpisahan nyo po ng bongelaryum, kailangan po, maglaan po kayo ng para po doon sa dream ninyo, di ba po? Totoo yan. Doon talaga papasok yung ano mo eh, yung lahat ng... yung dedication mo doon din papasok eh no. Ano pa masabi natin mga community dito? Sabi ni Danry, ako pink ang dugo ko. Sige nga patingin nga. All right, tingnan natin yung next natin for ano, true tea or whiz tea. Sabi dito, madali lang yata to eh. Taiwan is the land of milk tea. Paanong land of milk tea pag tinagaba lupa lalabas milk tea? Ano? Sabi dito ni Pedestrian, true tea. Naka, nag-iisip pa yung ating mga ibang kasama atin dito sa ating community. Sabi ni, I am Ram Christian, true tea. Sabi ni Danry, whiz tea. Anong meron ba sa Taiwan? Bakit? Talaga bang ano yon? Land of the milk tea? Ano masasabi natin, Eva? Anong kaka-Eva dyan sa Taiwan? At talaga bang yan ang land of milk tea? Actually, sir, kahit hindi pa po ako nakakapunta dyan sa Taiwan, ano, alam na po natin lahat na talagang sandamakmak po ang kaka-evang milk tea dyan. So, it's a sure tea! Sure yes. Tea! Yes! True alright. Tea! True tea! Alright, ang maganda dyan talaga yung nandyan lahat, nagkala talaga yung milk tea dyan talaga nagsimula. Yun, no? Sabi nga ano mga iba dyan sa Taiwan and only, dyan natin makikita yan sa Taiwan. Alright? Correct. So, so, yung concept mo ng Evalicious milk tea, no? Nabanggit mo nandiyan yung ano, 'di ba? Kumukuha ka ng flavors from Korea, from Japan, pero dito natin nakita true tea talaga 'yon galing sa Taiwan, no? So, anong inspirasyon yung mga nakuha mo na kahit sabi mo hindi ka pa napunta sa Taiwan, pero anong mga nakuha mo mula sa Taiwan na inspirasyon dyan? Kasi po, di ba meron rin naman po mga Taiwan milk teas po dito within the area. So, tinatry-try ko din po ng bonggam-bongga. So, siguro po yung nakuha ko po is yung sinight ko po yung mga textures, ganyan. Pag sinip mo, kailangan medyo creamy-creamy yung datingan, gano'n. Yun, talagang napaka-hands-on neto ni Eva. Kakaiba talaga. Alright, tingnan natin yung next one natin for true tea or whiz tea. Alright, now, sabi dito, the most expensive milk tea is sold at 10,000 yen. Magkano ba conversion nun sa peso? 10,000, magkano na ba palitan ngayon? isang lapad daw yata ito. 10,000 no? So, ano yen, parang nasa 5,000 yan. Tama ba, sir? 5,000 ba yun? Tama, 5,000 pesos. Wow, 5,000 sa isang baso ng milk tea. Ay, mali, 20,000 pala. Kasi parang Ay, hindi ko sure ha, pero parang either dumoble or basta divided by 2 yata. Ay, oo. Tama, divided by 2. Oh, so divide 5K. By 2. So 5K. 5,000 pesos para sa isang milk tea. Akalain nyo yun? May ganun? Gawa ba sa ginto itong milk tea na to? Baka gold tea dapat tawag sa kanya, no? So, anong tingnan natin yung masagot dito? Sabi ni, teka, saan ba tayo nagsimula? Nawala na ako.
Sabi ni Pedestrian, True Tea. Sabi ni I am Ram Christian, True Tea. Danry says, Wiz Tea. Sabi ni si Andesagon, True Tea. Sabi ni Haruaki, True Tea. Pedestrian says, Wiz Tea. And, oh, ito si Danry pala, nagbigay ng eksaktong numero. Talagang kinompute ni Danry ito. 4,395 daw ang ating ang isang lapad or 10,000 yen daw. Magkagastos ba? Grabe, sobrang mahal na mahal mo siguro talaga milk tea kung gagastos ka ng 4,395 para sa milk tea, 'di ba? So, sa ano yata noon, tsare. Oo, oh, I mean para lang baka totoong pearls na 'yung nakalumulutang-lutang doon sa milk tea na 'yon, 'di ba? Correct. Sabi dito rin tuloy, Wiz Tea. So, tingnan natin, ano nga ba 'to? Is it True Tea or Wiz Tea? True Tea. So, it's called True Tea. I mean, wow. Talaga, sabi dito ni Danry, willing akong gumasa sa taong mahal ko. Para, wow, sana wow. All. Sana all, di ba? I mean, wow, I mean, it's called Dahong Pao Tapioca Milk Tea from Japan. So, ano ka meron doon sa Dahong Pao na yon? I mean, ang... baka may dahong. May dahong. Tsaka may sopaw on the side. Dahong all pao. In na talaga yung milk tea na yon. Charot. Sabi dito ni I Am Ram Christian, sana all mahal, hindi lang yung milk tea. Sana all mahal na yan. Pero yun, I mean, mahal naman talaga nun. Okay, so meron pa ba tayo na ano sa pa? May isa pa, okay. Sabi dito, True Tea or Wiz Tea, guys. Oh, fast food chains like McDonald's, Jollibee, Chowking also hover with the milk tea trend. Natikman, meron na ba nun? Na-try mo na ba natin yun? Hindi ako sure eh. Sabi dito ni, tingnan natin yung mga sagot natin dito ng ating community. Sabi ni Danry, kaya naman mahal na mahal ko ang sarili ko. Ah, para sa sarili pala yung sinasabi niya yung mahal daw niya, gagastosan niya nung dahong pao na yun, no? Sabi, tingnan natin, sino pa dito? Sabi ni Pedestrian, True Tea. Sabi ni I Am Ram Christian, True Tea. And sabi ni I Am Ram Christian, True na True. And Danry says, True Tea. Alright, reveal na natin. Ano ba, True Tea or not? Oh, it's true. Natingnan mo na ba yun, Eva? Yung mga natin sa mga fast food. Ano meron dito? Meron dyan Jollibee, Chowking, McDo. Natry mo na ba yun? Natingnan ko na po yung sa Chowking pa lang po ng pangmalakasan. Kasi parang bago pa lang yun sa McDo. Tapos, hindi ko po sure yung dun sa Jollibee kung meron po siyang, kung meron na po siya ngayon. Pero kasi, nung wala pa po akong Evalicious, tinitikman ko po lahat-lahat, isa-isa po talaga lahat ng mga ano niya, lahat ng mga milk teas and everything. Pero naabutan po kasi yung McDonald's and of course ng yung Jollibee na mas nauna po siguro yung na-introduce yung Evalicious milk tea. So hindi na po ako nakapag-milk tea nung sa McDo tsaka sa Jollibee. So ang natikman ko pa lang po is yung sa Chowking. So ang masasabi ko po ay tikman niyo pang Evalicious tea. Ay, talaga titikman natin dapat 'yan. I mean, para kakaiba naman eh, kasi hindi ba na kung natikman natin yung Chowking na 'yan or yung basta ibang mga fast food, pero pag natikman na yung Evalicious, gusto ko sure ako guys, talagang mas kakaiba 'yon talaga na experience natin, 'di ba? Sabi dito ni I Am Ram Christian, hindi masarap milk tea ng McDo. Nasa mas masarap or mas Evalicious. Tasabi din ni I Am Ram Christian, mas masarap Evalicious. Tama yun. Thank you, Mom Shiram. Wow. I mean, talagang nakaka-excite, nakakatakam tuloy. Gusto ko matikman talaga yung Evalicious milk tea na yan, ano? Pero yun, sabi mo na, tinikman mo na halos lahat ng milk tea para magawa natin yung mas kakaibang experience. Pero ang tanong doon, natatry mo lahat yun, paano mo nababalanse na lahat ng yan, di ba? Especially right now, I mean, yun nga, nakita natin, you're a radio DJ, TV, and event host, tapos nagtayo ka pa ng business. Yun ang tanong ng lahat, how do you do yung work-life balance na ganyan? Siguro po sa time management po. First po kasi is, sa umaga po, syempre, mag-focus-focus ka muna dun sa ano mo, sa Evalicious, ganyan-ganyan. Tapos sa gabi naman po, dun po kasi ako madalas na nag-stream, nag-live,
And since ano naman po tayo, kadalasan work from home or naka-stay at home, so malaking bagay din po yun na kahit saan pwede ka pong magla-live, mag-stream. So, ayun po, magaling lang naman po siyang mabalance po kasi more on, ano ka lang naman po, naka-stay put ka lang naman po sa isang place ngayon. So, minsan nga po, nagla-live din po ko sa Evalicious, ganyan po. Ang galing, I mean, kahit na ano on the ground, kahit on hands-on, pati doon, nagla-live pa rin, no? Pero guys, minsan sinasama ko po yung mga customers, ganyan na, dito tayo, live na live, ganyan, ganun ko po. Yun ang isa pang kakaibang experience kasi di mo yan ma-experience sa ibang mga milk tea shop. Diyan lang sa Evalicious na nag-milk tea ka na madadamoy ka pa sa live ni Eva, di ba? Kakaiba yun talaga. Tapos, ano yun, and for sure, di ba, itong secret ni Eva, dahil na kaya pansin nyo guys, sobrang taas ng energy. Ay, malamang sa hindi, galing yan sa milk tea. Tama ba, Eva? Opo, galing po to sa mga sugars ng milk tea na nakaka-hyper overload. Ganyan po. Nakaka-hyper talaga dahil yun sa sarap. Dahil sa, ano, kitang-kita natin yung sa video, nakakatakam. And talagang yung sugar dyan, talagang tamang-tama para mas energetic tayo. I mean, agad na kung magiging daily dose mo pa yan, kung di ka pa magiging energetic dyan sa ganyang napakasarap na Evalicious milk tea, ewan ko lang sa iyo, di ba? Pero yun, napakasarap talaga na Evalicious. Pero para din, pagtingin natin yung, paano mo ito na nagagawa lahat? Na isabi mo nga, it's about time management, di ba? Pero pagdating sa mga challenges din, I mean, yung pagka may mga minsan hindi maiiwasan, 'di ba, may mga nagiging problema din sa negosyo or even sa trabaho, 'di ba? I mean, karamihan ng mga tao sa trabaho pa lang marami ng mga challenges, pero ikaw may challenges siguro sa trabaho, sa pagiging DJ, may challenges din sa negosyo. Paano mo hinaharap lahat ng 'yon, Eva? Kailangan po nating harapin ng buong puso, tsare. Pero totoo po, kailangan nyo pong i-accept din po kasi yung mga challenges po na yun po yung magpapabongga pa at magpapaganda pa lalo po ng inyong tinatahak na career or ng business po ninyo. Hindi naman po agad-agad na kailangan maayos po, di ba, sa start. You should learn sa process po, di ba, na talaga naman po tinatahak ninyo ng pangmalakasan. Kaya just face it kung ano man po ang maranasan ninyo ng very very nice, just accept it ng bonggalorin with all your heart. Tapos po doon po kayo magse-start yung sa experience na yon na matututo po kayo along the way. Kasi ako naman po, hindi naman po talaga ako yung business-minded and everything. Natututunan ko lang po yan ng bonggelaryong yung nag-start na po ako. Hindi naman po, nung nag-start ako, magaling na po kayo kagad, di ba po? Sa lahat po ng mga tinatry nyo po na bagay. Hindi lang po to about sa business, kahit po sa pagdi-DJ ko din po. And sa mga kung ano-ano pong gusto ko pong tahaking landa sa buhay, hindi po first na magaling ka po agad, gagaling ka po in the process. Kung kayo po ay magpupursige lalo ng bonggang-bongga, and of course kung kayo po ay syempre kasama na ng determination, prayers kay Papa G, and of course always be grateful po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa inyo lagi. So that's the key lang naman po to maintain and of course to have a successful journey ahead of you. Ganun po. Grabe, napaka-bonggalaryong at pangmalakasan talaga noon. Grabe. So, ang ganda na sinabi mo, Eva. Totoo yun. I mean, pag ginawa mo, simulan mo lang. Talagang marami tayong matututunan along the way, di ba? Sabi nga dito ni Ipedesen, hala, galing. Akala ko dapat magaling agad sa business. Good job, Miss Eva. Ang galing talaga, di ba? So, sabi mo, natutunan mo na lang along the way. Ano, Eva, ano yung mga malalaking lessons na natutunan mo in starting yung wala may ayan, technical medyo po may static lang po ng bonggelaryum ayun lang medyo siguro after mga
mga 3 minutes, mawawala na po siya. Hello? Ayan po. Ayan, malinaw na? Okay na? Meron pa din. Meron pa din. Ako, yun lang ang problema niya. No? Okay. Wait lang po. Natin. Medyo may mga, ano po kasi, mga... May mga kababalaghan lang na nangyayari. Wi-Fi dito or mga electronic merong... medyo hindi ko po marinig. Oh, tinawanan na natin ang mga sinasabi ng mga kasama natin dito sa In The Biz. Andiyan si Ina Mendez, sabi, yes, agree, we all start somewhere. Talaga, lahat may pinagsisimulan muna, matututo tayo along the way, di ba? And sabi din dito ni I Am Ram Christian, you will always learn along the way. Ayan, are you back? Okay, andiyan na ba? Ayan na siya, she's back. Ayun, medyo po may struggle is real sa connection ngayon. Siguro isa rin po sa struggle ngayon, sa kagaya po yan, pag nagla-live po or nag-online-online tayo is the internet itself, sir, di ba? Yun din po yung struggle ko naman sa pagiging online host or sa pag-DJ ko po. Na-share po lang po. Struggle talaga. Pero yung ano ba yung tanong ko? Shucks, nakalimutan ko tuloy. Yung sa process lang. Po, process. Ano yung mga mahalagang lessons na natutunan mo, Eva, mula nung sinimulan mo tong Evalicious Milk Tea? Ayun po, ang una ko pong natutunan na process po is kailangan maging consistent ka din po sa ano nyo po sa syempre kapag nag-open ka, kung ano talaga yung open na oras, yun po talaga ng pangmalakasan, di ba sir, pag nag-open ka ng business mo. Kailangan sa product din po, kailangan consistent ka po, kung ano po yung in-order po nila, kung anong lasa po nung in-order nila ng pinakaunad, kailangan lahat ng customer na umorder ng ganun din po ang lasa, bawal po paiba-iba. Very strict po ako sa ganun, pati sa itsura niya, kailangan maging, alam mo yun, yung presentable, kung ano po talaga yung itsura ng food na yon, yung nakita nyo sa picture, ganun po dapat makita or matikman ng mga customers, di ba? Kailangan po always be consistent. Always be consistent, napaka-importante, totoo yan. Pero ang pinaka-curious ako doon sa sinabi mo, Eva, yung sabi mo, strict ako sa ganyan. Ano ba yung tsura ni Eva ng strict na Eva? Pwede mo papakita sa amin yon? Ano yung tsura ng strict na Eva? Hindi pag kunyari po, pag sa staff, tapos po, tinuro ko po kung paano po yung paglagay ng mga, sinkers or yung mga, mga kunyari, cheesecake or cream cheese, kasi may mga flavors po kung gano'n. Gusto ko po kung ano po yung tinuro ko po, yung po yung maglalabas. Hindi naman po agad, sir, na magiget nyo po yon or magiget agad ng staff. Pero sana po, sa along the way, medyo kung matagal ka na po na ginagawa mo yun everyday, kailangan po, nag-i-improve, di ba? Hindi po yung first day po sa work, tapos makalipas ang mga 3 months na ganun pa din, ligwak ganun na, sir. Sarap, ganun. Oo, tama. I mean, yun talaga, kailangan we continuously, consistency is key para din tuloy-tuloy tayong nag-i-improve, di ba? Correct. Ang tanong natin ngayon lagi, especially pagdating sa negosyo, no? Ngayon, Eva, ano yung biskarte mo para yung ating negosyo ay, alam naman natin, lahat natin gusto natin yung binabalikan tayo, di ba? So, ano yung biskarte mo dyan para binabalikan tayo? Ako po, yung biskarte ko po talaga is bukod po sa yung product ko po is talagang kailangan po kabalik-balik po ng pangmalakasan. Yung hahanap-hanapin po nila, wala po sa ibang mga milk tea shops. Kailangan po, meron ka din pong personal relationship with your clients or your customers, di ba? Na alam mo yun, kapag nandito rin po sila, you should always greet them with kindness, di ba? Kung pumunta po sila sa Evalicious, kailangan medyo, alam mo yun po yun, yung meron po kayong interpersonal connection sa kanila na hindi po sila susungitan, ganyan. Diba po? Always respect them, ganyan. Para po pag umorder po ulit sila, is bumalik-balik po ng pangmalakas. And hindi lang po yung milk tea yung babalikan nila, pati na rin po ako po. Tsaring. Ayun, talaga.
Yan talaga gusto natin, di ba? Binabalikan tayo. Sabi nga ni I Am Ram Christian, sana all binabalikan. O, di ba? Pero napakaganda na sinabi ni Eva kasi ano talagang yun kailangan meron tayong relationship. Kilalanin din natin yung mga customers natin, di ba? Para talagang babalikan tayo. O, dahil dyan, guys, usapan naman ng kailangan yung kinikilala natin, ay kilalanin din natin lalo ngayon si Eva dahil nandito tayo sa round 2 ng ating games ngayon, ang ating pag-games. At para maulanan tayo muli ng mga vouchers mula sa Evalicious, na tingnan natin ano ang ating pag-games ngayon. Ang title natin ngayon ay... What? Asan na? Loading. Yeah! What's the tea? This or that? Okay? So, guys, magbibigay tayo ng dalawang options. Diba? Tapos, huhulaan ninyo alin kaya yung favorite. Diba? Alin yung mas gugustuhin or mas pipiliin ni Eva, 'di ba? Sana lahat tayo pinipili, 'di ba? Don't we all want that? Sana lahat pinipili, 'di ba? So, tingnan natin yung una natin dito. All right, first one. Ano kaya, this or that? Okinawa or winter melon? So, kung tingin niyo guys na Okinawa, send a Carlito clap. Kung winter melon, send a Carlito hug. All right, tingin niyo ano kaya to? Sabi dito ni Adi Hearns. Hi, Adi Hearns, sabi game na. Sabi your guy Ivan, game. Okay, Adi Hearns says winter melon. Pedestrian says Okinawa. Your guy Ivan says Okinawa. I am Ram Christian says Okinawa. Ayun, nag-send na sa Carlito hug si Gets. At si Danry nag-send din ng Carlito hug. All right, which is for winter melon. Okay, so again, we're giving away mga gift vouchers na napaka-evalicious talaga at bonkalarium. All right, so sabi dito din ni Jobel, ang key dyan ni Eva kasi winter melon. So winter melon ang sagot ni Jobay 7878. All right, so ano ang pipiliin ni Eva? Ang pipili, sagot na po ako, sir. Oh, yes, ayan. Eva. Ano yung fave mo? Ayan, hello muna kay Ma'am Shiram ulit. Salamat sa Carlito hug ng many, many times. At ang napili ko po ng pangmalakasan, ang lagi ko po talagang gusto, kahit nung wala pa pong Evalicious Tea House, ang lagi ko pong in-order is the winter melon. That's my winter favorite! Winter melon! Alright, sino yung pinakaunang sumagot ng winter melon? Alamin natin, nandito. Ah, si Adi Hearns! Congratulations, Adi Hearns! Sabi niya, winter melon! Congratulations. Oo, tama, no? Sana lahat laging pinipili. Binabalik-balikan at pinipili, di ba? Tikman nyo din po yung winter melon ng Evalicious. It's so yummy. Charing. Oo, tikiwala natin yan, di ba? I mean, yun ang maganda dyan para talagang kakaibang winter melon yan at napaka-bonggalarium yan for sure. Tingnan natin yung next one. Ano pagpipilian ngayon ni Eva? Oh, kiwi fruit tea or lychee fruit tea? Nakatikim na ba kayo guys ng kiwi fruit tea or lychee fruit tea? Anong tingin natin? Sabi dito ni, tingnan natin, sabi mga kasama natin dito, sabi ni I Am Ram Christian, Ma'am si Eva, last time sabi mo Okinawa. Ay naku, naloko ata si I Am Ram Christian. Nagoyo ka. Ma'am si sinabi ah. Sabi ni your guy Ivan, nasa Food Panda ba yan? Uy, magandang tanong. Nasa Food Panda ba ang ano ang Evalicious? Nasa Food Panda po siya. Kaya lang po, para pong ang Food Panda ngayon and ang Grab, meron lang pong certain kilometers. Kung medyo malayo po yung ano ninyo, place ninyo, parang hindi po umaabot yung mga opo. So, mas maganda po kung i-message nyo po yung Evalicious Tea House Facebook page and then doon po may sasagot po sa inyo na staff doon on how to order, which is pwede naman po if gusto nyo po ng delivery, pwede pong book your preferred courier or pwede po yung Evalicious po ang magbo-book for you. Wow! Sana all yun sila na magbo-book for you, di ba? Or guys, talaga puntahan natin, sadyain natin doon sa Sampaloc, Maynila, malapit lang daw sa Espanya. So at sa ating mga kasama dyan na Tomasian, sina Adi Hearns dyan, mga Tomasian dyan, alam natin, malapit lang yan doon sa UST, di ba? UST. Alright. Sige. So, tingnan natin, ano ang sagot ng ating community? Sabi dito ni Adi Hearns, lychee fruit tea. Sabi ni your guy Ivan, lychee fruit tea. Pati si I Am Ram Christian, lychee fruit tea. Sabi ni Haruaki, kiwi fruit tea.
Si Sean Desagon says lychee, pati si Jobe says lychee, Danry says kiwi. Fitness Gourmet PH says kiwi fruit tea, and your guy, ay wait lang, sa susunod to, okay, masyadong excited to see na your guy Ivan tsaka Adi Hearns. Unahin muna natin tong kiwi or lychee. All right, so Eva, ano ang iyong ano verdict, ano yung ating choice? Ang tamang sagot po ay walang iba kundi lychee fruity. Lychee fruity. Wow. Lychee po. Oo, try din natin 'yan, alright? O sige, so tingnan natin yung susunod na ano pa 'yan kasi nakita na 'yan, may ibang sumagot na rin again, mga excited nating kasama. Oh, this or that, matcha or cookies and cream. Oh, so again, para to sa mga vouchers. And guys, ito, maganda yan. Meron nga daw sa Food Panda, pero kung ano, eh bakit hindi natin sadyain, di ba? Eh, sana all sinasadya talaga at pinupuntahan kahit malayo, gaya niyang Evalicious Milk Tea, ay pinupuntahan talaga dapat yan. Kasi kakaiba yan eh, di ba? Alright, tira natin. So, ano yung mga sagot natin dito? Bibilangin ba natin yung mga excited? Tingin mo, Eva, kasama ba yung mga nauna agad sumagot? Or, tignan natin, ha? Sabi ni Your Guy Ivan, matcha, sabi ni Adi Hearns, cookies and cream. Danry says, ako taga Malate lang ako. Sabi ni Doge 5 Ever, ako Tomasian. Sabi ni Your Guy Ivan, taga Pinoval ako. Alright, mga malalapit lang. O, sadyain na natin yan, guys. Diba? Sana all sinasadya at pinupuntahan. Parang yung Evalicious Milky dyan sa may Sampaloc, Manila. Alright, sige. So, sabi ni I am Ram Christian. Yehey. Sabi pa deso yan, matcha. Your guy Ivan says matcha. Haruaki says cookies and cream. Sean Desagon says cookies and cream. Danry says cookies and cream. I am Ram Christian. Sabi niya, matcha. Sabi ni Your Guy Ivan, cookies and cream. Sabi ni Danny, pupunta na ako sa Saturday. Excited na talaga. Kailangan puntahan na yan, guys. Alright, so, sino pipiliin? Alin ang pipiliin ni Eva? Ang pipiliin ko po ay walang iba kundi the taste of Japan. Matcha! Ah, matcha with matcha love, diba? Matcha po ang pipiliin ko. Oo, sana all pinipili with matcha love, diba? Matcha. Okay. Last na pala 'yon. Okay, sige. So last na natin pala 'yon, guys. So congratulations sa ating mga winners. Andiyan sabi ni Danry, matcha ba for the win? O talaga na magiging matcha ba tayo niyan, pero sulit na sulit kasi napakasarap. All right, sabi ni Ina Mendez official, haha, hugot mo raw. Anong hugot? Di ko alam anong hugot pinagsasabi mo diyan. sabi ni I am Ram Christian, winner na ba ako? Ay tingnan natin, abangan niyo sa mga ating mga winners dahil i-message kayo ng ating In the Biz team, no? Abangan niyo lang message niyan sa Kumu. All right. So, yun, Eva, ngayon ano yung iyong message, ano yung ang pinaka-bonggalarium at Evalicious at nakakaibang message para sa ating community, para din sa mga dyan na nag-aabang na lang, gusto din magsimula ng sariling negosyo, baka gusto rin gumawa ng milk tea na business, so huwag na lang sana tabihan ng Evalicious, di ba? Pero ano yung iyong message para sa kanila, ano ang iyong tips? Para sa kanila, para tamaan din yung mga goals natin, makapagpatayo tayo ng sariling business. Correct. Masasabi ko lang po, ang message ko lang po sa kanila, if they have a dream, certain dream, hindi lang naman po to when it comes to having a milk tea shop, kung may gusto rin kayo, coffee shop, or kahit ano pong business ang gusto nyong tahakin, mas okay po na i-start nyo na po now, kasi kung marami pa po kayong mga doubts and everything, talaga pong marami po yan along the way. Pero mas maganda po na umpisahan nyo na po kung meron po kayong time. And of course, hindi naman po kailangan na laan po kayo agad ng sobrang laking pera. Pwede po kayo ngayon mag-start lang sa pag-online muna. Tapos kapag bumongga na po yan at may capital na po kayo, pwede pong tuloy-tuloy na po yan ang pangmalakasan. And of course, kailangan lang din po is you should always maghanap din po kayo, mag-research din po kayo about your product na ititinda nyo po or isi-sell nyo po. And of course, kailangan po is humingi din po kayo ng
advice sa lahat po ng mga akakilala ninyo na naging successful na din sa ganung industry ng pamalakasan? Kasi syempre nagsa-start pa lang din naman po kayo, kailangan meron din po kayong background about sa uumpisahan niyo po na business ng very very nice. So kailangan pag nag-start po kayo with all your heart po ito ng pangmalakasan. Oo. Handa po kayo na malugi. Oo. And of course, bonus na lang kung makuha niyo po agad yung capital na ano ninyo na nilaan ninyo diyan ng very very nice, 'di ba? So it takes time po bago niyo po makuha yung capital ninyo. Hindi niyo po agad-agad yan ma-achieve, pero always be patient ng pangmalakasan, and kailangan very creative kayo sa lahat po ng mga ilalabas niyo po ng mga pakulo when it comes to your business. So that's it. Ayan talaga, napaka-pangmalakasan talaga. Ayan. So guys, that's Eva Ronda. Napaka-ano, yan ang Evalicious. Yan ang kanyang Bizcarty, the Milk Tea Mania. Alright? So salamat for joining us tonight here on In The Biz, Eva. Napaka-pangmalakasan at pogalaryum talaga niyan. Salamat. Maraming salamat. So guys, we're running out of time, pero you know, kung sa ating mga In The Biz community, kung may iba pa kayong mga gustong mapag-usapan, marinig, matutunan na ating mga usapang Bizcarte, just let us know. Message us. Message me at Rafael Layos, or message at My Plus Network dito sa Kumu. Alright? So, ayun, dito sa Plus, at Plus Network on Kumu, we actually have shows for you Monday through Saturdays, no? To araw-araw yan, okay? So that's every night at 8 p.m. On Mondays, we have Pick Aside, hosted by Chuck Araneta and Ael Banal. So yung mga mahilig magdebate dyan, mahilig sa sports, yan ang panoorin natin every Monday night, 8 p.m. Pick Aside, hosted by Chuck Araneta and Ael Banal. Of course, Tuesdays, that's your show tonight. That's In The Biz. Usapan ng Bizcarte natin para malaman natin anong tamang Bizcarte to be successful in business. Alright? On Wednesdays, tomorrow night, we have Plus Talks para sa Pinoy, hosted by none other than MJ Lastimosa. So this is reality and inspirational. Isang beauty queen din yan. Of course, we would like to congratulate our very own Rabia for placing 21 sa Miss Universe, all right? So napaka-inspirational talaga. So let's catch that. Wednesdays, yan ang Plus Talks para sa Pinoy, hosted by MJ Lastimosa. On Thursdays, we have Seaworthy, hosted by Coach JC and Brother Randel. Ito naman, more on educational and motivational. So kung gusto natin talagang ma-motivate, diba? At ma-inspire even more than that Seaworthy. Every Thursday, 8 p.m. And on Fridays, we have Adultings, hosted by our good friend Janina Vela. Yan ang personal development and everything about being an adult. Everything, all adultings yan. So sa ating mga nagbibinata, mga nagdadalaga, di ba? Mga nagsisimula ng pumasok sa real world. Ano ba talaga yung adulting? So that's what we can catch every Friday, 8 p.m., hosted by Janina Vela. And Fridays, we cap it off by being fit and healthy with All Out, hosted by Carla Piscoso. Ito naman more on wellness and talagang how we can be very healthy every Saturday night. So that's it. And for us here at Plus Network, we are where you are, no? So just follow us. That's Plus Network here on Kumu. You can also follow me at Rafael Layosa for more Bizcarte tips. All right, and then ayun, so let's together, all right, let's see you again next week for more Bizcarte stories here on In The Biz. And together, let's be more and be plus on Kumu. See you then!